kausapin yung anak mo. At hindi pa ako handa! Paano kung imbes na magkalapit kami, lalo siyang masuklam sa akin? Ano pa bang sinasabi mo, kasusukaman ka at mapapalayo sa'yo? Sa ginawa mong pag-iwan dun sa anak mo, talagang kinasusuklaman ka na niya at malayo na siya sa'yo. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Basta masasabi ko rin kay Sophia ang totoo. Sana makilala ko siya. Ayon si Sophia. Maganda siya, ma'am. Kagayang nanay niya. Wala kami nakita ng record ni Madam Ana. May naglaan ng malaking halaga at panahon para matabunan ang mga nakaraan niya. Natuwa ako. Kasama na kayo mag-ina. Ngayong nagawa ko na to para sa'yo, pwede na ako mamatay. Mamatay din ako mag-isa. Hindi ka mamamatay mag-isa. Andito ako para sa'yo, ma. Hindi kita iiwan. Baka ko. Iha? Nasaan ang mga magulang mo? May kinuha lang po dun sa sasakyan. Pero pabalik na yun. Kayo po yung abogado ni Digna, di ba? Paano mo nalaman? Ang galing mo namang bata. Kayo yung nag-asikaso sa kanya, di ba? Sabi sa akin ni Digna, sa abogado raw niya ipinagkatiwala yung pagpapalibing niya. At iba pang legal details. Ang galing mo naman talagang bata ka. Para ka nang matandang magsalita, ah. Paano man nakilala si Digna? Sa ospital. Sa ospital ko siya nakilala. Katabi ko siya nung namatay siya. Alam ko na trabaho mo lang yung ginagawa mo. Pero, salamat. Well, I was glad to do it. Mabait na tao si Digna. Wala kasi siyang pamilya o kamag-anak. Kaya pinaghandaan niya ang kamatayan niya. Yung mga ipinundar niya will all be given to an orphanage. Nabanggit niya sa akin noon na ang kinatatakutan niya sa lahat ay ang mamatay ng mag-isa. Pero hindi nangyari yon dahil sa iyo. Namatay siya na may kasama, na may kahawak ng kamay. Salamat sa iyo. Yun lang ang magagawa ko para sa isang kaibigan. Paalam, Digna. Matapat at mabuti kong kaibigan. Huwag kang mag-alala. Akong bahala dun sa misyon na ginusto mo para kay Sophia. Sisiguruduhin ko na mapupunta sa kanya ang toy company. Dahil yun ang gusto mo. Dahil yun ang tama. I hope you have something new for us today. Sa tingin ko'y matutuwa kayo sa impormasyon na ako, sir. Hinanap namin at kinausap ang mga kaklase ni Miss Menalastasong College. At noong time ng graduation nila, may kumalat na balita na nabuntis siya ng boyfriend niya. So, sir, isang ospital ang nag-confirm na isang Ana Manalastas ang nanganak doon noong 1984. May anak na babae si Miss Ana Manalastas. Pang-gastos mo. Hanapan mo ng bagong magulang ang batang yan. Ipapampun yung bata? Hindi ako ang tamang nanay para sa kanya. Hindi ko mabibigay ang pagmamahal na kailangan niya. Tiga Bantay, ito ba yung sinabi mo sa akin na pinakamalaki kong pagkakamali? Gamitin mo to. Malalaman mo ako anong sagot. Hindi kaya yung tinutukoy ni Tagabantay, eh, yung anak mo, siya yung pinakamalaki mo pagkakamali dahil pinamigay mo siya. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan ka. Yan ang lunas na... This is unbelievable. May anak si Madam Ana. Ang tanong lang ngayon,
Nasaan siya? Wala pa pong records of any kind na pwede magturo sa atin sa ngayon. Ang sigurado lang namin ay ibinenta ni Madam Ana ang lahat ng kanyang ari-arian dito sa Pilipinas pagkatapos niya mga anak. At taga-abroad na siya. So, dinala niya yung anak niya sa Amerika? Hindi po, sir. Mag-isa siya nagpunta ng Amerika noong 1985. I have a new job for you. Babayaran kita ng extra. Pero wala dapat ibang makaalam nito. Hanapin mo ang anak ni Ana Manalastas. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. At manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang kayo na po ang bahala sa kaibigan kong si Digna. Alam kong masaya nyo na siyang kapiling dyan sa langit. Salamat at pinagbigyan nyo kaming magkita bago siya mawala. Kundi dahil sa kanya, hindi ko matutuklasan ang tungkol sa anak ko, kay Sofia. At siguro, maninibago kayo sa sasabihin ko. Pero Lord, humihingi ako ng tulong sa inyo ngayon. Kung meron kasi akong isang bagay na hindi kaya o hindi alam gawin, ito yun, ang maging nanay sa anak ko. Sana naman tulungan niyo akong gawin ang tamang desisyon. Kahit hindi na para sa akin, kundi para sa kabutihan ng anak ko. Yan, inumin mo na yan para bumuti yung pakiramdam mo. Thank you, ate. Ate, saan pumunta si best friend? Eh, wala pa eh. Baka may binili lang yun. Best friend, okay ka lang? Yan na pala. Saan ka nagpunta, best friend? Yan lang sa labas, nag-isip-isip. Ikaw, hindi na ba masama pakiramdam mo? Okay lang ko, best friend. Napagod lang ng konti, pero okay na talaga ako. O sige, mag-usap na lang tayo pagkagising mo. Magpahinga ka na muna, okay? Madam? Sofia, magpapahinga na rin muna ako. We should be very careful, hon. Hindi natin alam kung sino anak ni Madam Ana. For all you know, baka nasa loob na siya ng kumpanya. I want an extensive background check on all our employees. Honey, relax. Calm down, okay? Take it easy. Look, how can I relax? Knowing Madam Ana's daughter, she's just out there somewhere. Hindi ako papayag na mapunta sa ibang tao itong kumpanyang to. Never, Miranda, never! Thirty-three days para itama ang pinakamalaking pagkakamali ko sa anak ko, kay Sofia. Kailangan maitama ko ang buhay mo, na ipagkait ko ang kayamanan na dapat ay sa'yo. Ang kumpanya, ang lahat ng ari-arian ko, sa'yo dapat yun, Sofia. Ikaw ang totoo kong tagapagmana. So what do you think, Kuya? Nakalimutan ni Kuya Bobby si Ate Sofia? Hindi na nila siya pag-iinitan? Yeah, mukhang hindi nila priority tanggalin si Sofia sa opisina ngayon eh. It's like they're occupied with something else. Well, that's good. Huwag lang kayo maging kampante. Kilala mo naman si Kuya Bobby. Once he sets his mind on something, hindi niya yun titigilan. Yanni, protecting Sofia is the only reason why I'm still here. Hindi ako papayag na masaktan niya si Sofia. Hun, try to relax, okay? I'm trying. Excuse me.
Hello? Ano yung impormasyon niya tungkol sa target? Confirm ang original assumption natin, ma'am. Hindi sumama sa Amerika ang anak ni Madam Ana. May nakausap din kami dating kapitbahay ni Madam Six. At wala daw kasamang bata doon si Madam. So ibig sabihin, nandito nga sa Pilipinas ang anak ni Madam? Very good, Sophia. Alam mo, konti na lang, pwede na tayong hindi mag-communicator pag nag-meeting ka. Thank you, Madam. Eh, syempre, magaling ang mentor ko eh. Bakit ganyan ka kumakatingin? Sophia, naisip mo ba kung pwede namang hindi ka nalang umalis dito sa kumpanya ko? Oh, kuya, lunchtime na. Di mo ba ayan si Ate Sophia? Oh, wait. Di nga pala kayo pwede magpakita together sa office. Kuya, how long niyo ito magagawa? Magtago ng relationship niyo. Yani, akala ko nag-agree ka na hindi namin pwedeng gawing official to. You even promised to keep it as a secret. Yeah, but that doesn't mean na komportable ako sa sitwasyon niyo. Kuya, darating din ang panahon na kailangan niyong ilabas ang totoo. Hindi rin ako komportable sa sitwasyon namin eh. But right now, it's either this or I lose Sophia. At hindi ako papayag na mawala si Sophia sa akin. Madam, ano yung pinagsasabi mo? Paano kung iniaalis dito? Eh, peke nga ako, di ba? Technically, yes. But in performance, no. Pwede mo naman pag-aralan to, ah. Bumalik ka ulit sa pag-aaral. Magtapos. Pagkatapos, saka ka nalang bumalik dito. Di ba, yun naman yung pangarap mo? Na makapagtrabaho sa isang malaking-malaking kumpanya? Eh, noon yun, madam. Ngayon, hindi na. Dami na kasing komplikasyon dito eh. Si Bart, si Bobby, si Jessica. Hindi na ako magiging masaya dito. Kaya ang habol ko na lang eh, matapos yung mission mo, tapos makakalis na ako dito. Hindi ka pwedeng umalis dito, Sophia. Dahil ikaw ang nararapat na magmay-ari nito. Dahil sa iyong kumpanya ito. Hey, Sophia. Fuck, no, just a girlfriend. Go. Pag-lats hindi. Ano ba yung importante mong sasabihin at kailangan nating mag-meet during office hours? Look, I have an idea. What if sabay na lang tayo umalis dito? Walang resignation, walang paalam. We just take off and leave and never look back at a toy company ever again. What do you say? Sophia, kalokohan na talaga ang sinasabi niya. Whatever you do, don't agree to this. Sophia, what do you say? No. Ito ang sabihin mo sa kanya. Mahal ko ang trabaho ko, Bart. At hindi dahil boyfriend na kita. Ikaw na ang masusunod sa lahat ng bagay. No way. Bart, mahal ko. Bart, mahal kita. Pero... Ano, Sophia? Stick to what I'm telling you. Bart? Do it, Sophia. That's an order. Bart, sabili lang, ha? Okay. Kasi usapan natin, walang lihiman, hindi ba? Pero hindi naman tamang dinidiktahan mo kung paano ko pakikitunguhan yung boyfriend ko. Yun na nga ang problema eh. Nawawala ka sa tamang perspective. Dahil boyfriend mo na siya. Kaya now, more than ever, kailangan mo ng guidance ko. Hindi ba, madam? Ikaw na rin ang nagsabi na marami na akong natutunan. Sophia! Sophia, wait! Sophia! Honey, relax. Baka nga hindi ka dapat nag-aalala ng ganyan eh. Malay mo naman, baka ni hindi alam nung bata na yun na siya yung rightful heir ni Madam Ana.
What if she does, Miranda? What if alam niya? Paano na yun? Di ba, pag nalipat naman kay Jessica tong toy company, hindi na itong mababawi ng kahit na sino? Yeah. Then dapat, madali na natin yung paglilipat itong kumpanya kay Jessica. Bart, paano kung hindi ako si Sofia Mendoza? What do you mean? Pwede ba yun? Bart? Yes. Pagkatapos nun, inilayo ni Ana si Sofia sa akin. What do you think, sis? I think kailangan mo kaibiganin si Ana. Johnny, this is serious. All this time naniniwala ako ni si Sofia, hindi lang handa sa isang seryosong relationship, kaya hindi niya ako mapapasok sa buhay niya. But now, I'm starting to think na may tinatago siya sa akin. Sofia, anong ginagawa mo? Madam, sinusubukan kong sabihin kay Bart yung totoo. Sofia, di ba nga may mission pa tayo? Remember, di ba bawal mo sabihin na kung sino ka talaga? Kasi masisira yung mission ko. Baka makausap natin si Bart na makipagtulungan. O baka kumabipa sa atin yun. Sofia, I very well doubt that. Sofia, maniwala ka sa akin. Ang beses ko nang sinabi, hindi mo mapapagkatiwalaan yung si Bart. I still say na mag-background check tayo sa lahat ng empleyado dito sa opisina. We can have our HR do it discreetly. Pero baka naman lalo silang magsuspecha kapag... Hi, Bobby. Hi, Miranda. Excuse me. Bobby, Miranda, we'll go ahead. Maswerte pa rin yung babae niya. Dahil madidilipan ng konti ang pagkakatanggal niya dito sa toy company. Pasalamat siya at may importante tayong bagay na kailangan ayusin. Pasalamat din siya na kailangan natin hanapin ang anak ni Madam Ana. Let's go, man. Bakit? May problema ka ba? Okay lang ako, ate. Isip ko lang si tatay. Kailan ba siya uuwi?
Uy, madam, may problema ka rin ba? Sige na, kain na. Oh! Baka si tatay na yan! Ano mo? Ate! Hmm. Dito? Kasi Bart, dinalaw namin si Kevin. Huwag na nga kayo magsinungaling. Sinundan ko kayo mula doon sa opisina. Si Bruce at si Joplin sinundan ko rin. At pagkatapos sila hatid ang rent a car nila, umuwi sila sa bayan ng lola nila. Nagtanong ako sa mga kapitbahay doon. At wala doon silang lalaking kapatid. Sarap paliwanag ninyo, ha? Kuya Bart, ate ko talaga si Ate Sophia. Bart! Bart, mag-usap tayo. Bart! Bart! Bart, sandali. Hindi ako isang marketing expert. Pero bakit maginawa yan? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bart, kasi kailangan ko ng pera. Ginawa ko yun para sa kapatid ko. Para may pag-abot ko siya. So, nagsinungaling ka sa akin? Nagsinungaling ka sa amin. All this time, niloko mo kami para lang sa pera. Hindi, hindi. Basta dahil sa pera. Para to kay Kevin. I get that. Pero hindi ko maintindihan bakit wala kang sinabi sa akin. Bakit ka nagsinungaling? I'm sorry, Bart. Sasabihin ko naman sana sa'yo, pero hindi ko alam kung paano ko umpisaan eh. Ano pang hindi totoo sa mga sinasabi mo sa akin? Lahat pa, Sophia? Lahat pa na sinabi mo, panloloko lang? Nung sinabi mo mahal mo ako, nasisinungaling ka lang ba na? Hindi, Bart. Bart, nung sinabi kong mahal kita, totoo yun. Totoo na mahal kita. Niloko mo ang buong kumpanya. Niloko mo ang aking mga kapatid. Pero alam mo ko na pinakamasakit sa lahat. Niloko mo ako. Pinabas mo lahat ng galit mo. Pinabas mo.
Lahat tinapos mo na. Siguro talagang hindi kayo para sa isa't isa. Kailangan magpaliwanag ako. This is Kid Tony in my office. Bobby, we need to talk. Gusto kong makausap si Bobby Ramirez. Pakisabi sa kanya na may mensahe ako galing kay Madam Ana Manalastas. Napagdala nila tayong kilala. Paano nila malalaman yung mga sinasabi nila kung hindi nila totoong nakakausap si Madam Ana? Ako, si Ana Manalastas. Kuha mo.